Okay, good morning mga Karay Technology. Ito na naman po ang inyong professor at ito po ay isang video na naman po tungkol sa seed production or seed processing. Yung ating conservation at yung ating tinatawag na seed banking. So, pag-iimbak ng buto para sa sustainability po ng ating pong mga gulayan, yung ating pong mga urban gardening, backyard gardening, ang kanila pong laging challenge at problema, kakulangan po ng buto. Kaya ito po, ituturo namin ang isa na naman pong teknolohiya sa pagpoproseso po ng buto ng pipino. So kasama ko si Sir Job, yan, organic na organic po siya. At yung ating pong pipino ay organic, Sir Job. Ano? So kung makikita nyo, yan, pakita mo Sir Job, yung ating pipino po, meron tayong tinatawag na color index. O kung sa papaya, makikita natin silay. Kung ipoproseso nyo po ang pipino, kailangan mature. Pangalawa, unang bunga. Tatandaan nyo po yung first fruit at hindi po siya malambot at hindi rin po siya hinog na hinog. So in between po siya, yan, manibalang or mas matured pa sa manibalang, yun yung pinakamagandang edad para iproseso itong ating pong buto ng pipino. So sa pagsisimula, isa-isahan po natin yung ating pong mga material. So meron po tayo ditong salaan. Gagamitin natin ito mamaya. Itong net na karaniwan natin nakikita sa mga palengke para sa pagda-dry, lalo na pagmaramihan. Siyempre, for traceability label, napakahalaga yon sa pagpoproseso. Yung ating pong mga plastic na pwede po nating pag-imbakan ng buto. Pwede po itong mga ganito pong klase, pwedeng garapon. Basta anything po na pwede pong maging gamit natin sa pagpipreserve ng ating buto. And malinis na tubig at ito pong ating malinis din na pang biyak. So magsimula na po tayo sa ating pong pagpuproseso. Unang-una, yan, napakahirap po ihiwalay yung buto sa laman dahil yung mga mucilage o hatiin po. Bago natin po hatiin, meron tayo ipapakita. Sige, papalambutin po muna natin. Yan, para humiwalay po, yan yung kanya pong laman at yung buto. Yan, humiwalay po yung mga mucilage, yung mga nakakapit na laman doon sa ating pong buto. So, kung magaling po kayo magpalambot, yan, pisil-pisilin nyo lang po yan. Basta hindi lang po siya, tawag dito, puputok o sasabog. Yan. Kung maramdaman nyo po na parang naghiwalay na ang buto, pwede nyo na po siyang biyakin. So, parental guidance is advice yung ating mga kabataan na nanonood. Patnubay ng magulang ay kailangan. Yan. So, makikita nyo po sa loob yan. Kaya sana wala na pong magsasaka o magtatanim na iiyak pa sa kakulangan ng buto. Dahil kung alam po natin yung tamang papoproseso, yan, naghiwalay na po. Mas madali po natin na madali po natin maha-harvest at maipoproseso yung ating